Good morning, cool friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Hello, welcome po ulit sa aking channel. And as requested, ito po ang Tagalog version ng aiming system na na-request ng ibang subscribers kung pwede Tagalize. So ito po yung samot-saring mga aiming system kung paano gagamitin natin, paano mag-shoot ng bola, saan papatamaan yung object ball and so on. So marami po yan, merong center to edge, merong ghost ball, merong fractional aiming system. So pero itong i-discuss natin dito yung pinakasimple lang na pwedeng maintindihan lalong-lalo ng mga beginners lang na katulad ko rin. So ito na, without much ado, let's get down to our aiming system para sa mga beginners Tagalog version. Okay, the first aiming system is yung ghost ball aiming system. So lahat alam to. So lahat nakikita natin sa bilyaran. So yung ghost ball system ay mag-imagine ka ng isang ghost o multong bola na ilalagay mo kung saan papatama yung patama noong yung object ball. Tapos aalisin mo siya. So pag tinanggal mo yung ghost ball, which is yung yellow, doon mo patatamain yung puting bola. Kung yung pinag-alisan noong dilaw. So tingnan natin, kaya siya naging ghost ball. Imaginein mo andun pa yung dilaw. Yan. So this is very basic doon sa mga beginners at madaling matutunan ito. So tingnan natin sa isang ibang angulo naman kung paano patama nito. Ang pangalawa ay yung parallel aiming. So tingnan natin kung paano ito. So dito ay guguhit ka ng linya doon sa edge ng object ball. Tapos malapit doon ay linya naman doon ng white ball. Sariling mo itututok. So, parallel siya. Tingnan mo kung masushoot siya. So, ganun lang. So, yun yung unang parallel system o parallel aiming. Pangalawa, may isa pang parallel aiming kung saan lilinyahan mo yung edge noong white ball at yung edge noong object ball. Tapos, yung dalawang edge na nilinyahan mo, pagtatapatin mo. Tingnan mo yung yellow line na ilalagay ko. Yun. So, That's edge to edge. So, pero sinukat mo siya in a parallel form. So, ito medyo komplikado. So, usually hindi ito ginagamit, lalong-lalo na sa practical o mismo sa game. Kasi mas malilito ka. So, another is yung pangatlo, yung fractional. So, yung fractional is di-divide mo yung bola sa tatlo. So, hindi ko na sinama yung edge. Ito, ang sukat ito is 1/4, 1/2, and 3/4. So, depende sa angulo naman, kailangan i-memorize mo o ikaw na mag-a-adjust sa angulo. So, dito yung first attempt natin, first example natin, ito ay, anong degrees ba to? Ito ay nasa 5 degree. So, medyo straight to. Gagamitin mo dito is yung 3/4. So, sa fraction, 3/4 ng bola, dun mo patatamaan yung object ball. Okay? Ngayon, ito ay medyo naka angle ng konti. So this is a 15 degree hit. So dito instead na 3/4, kalahati, half moon, kalahati ng object ball yung patatamaan mo ng white ball mo, kaya naging fractional. So yung next natin, medyo stiff natin yung angle to 45 degrees. Dito 1/4 noong object ball ang patatamaan mo. Yan. So kung naging fraction, kasi fraction ng object ball, patatamaan mo ng white ball. Kaya naging fractional siya. Yung fourth is yung pivot aiming. So, yung pivot aiming, ito ay isa sa pinakasimple. So, paano ba ito? So, ito ay kabing-kabi sa mga beginners. Ipo-point mo yung iyong edge ng iyong cue stick doon sa iyong object ball. Tapos, kung saan, yun yung patatamaan mo ng white ball mo.
Doon, yun, tinuro ko doon. Okay? Yan. Kaso, may trick po dyan. Hindi po nyo ididikit yung edge ng inyong cue stick doon sa pinakadulo ng bola. Dapat, one chalk away. Bakit? Mamaya makikita nyo kung bakit. Lalagyan ko siya ng ghost ball. So, kung saan itinuro ng cue stick, tatandaan mo, doon mo siya patatamaan. So, another example. Sa pang-example, ibang angulo naman. Ayan. So, ipo-point natin, pero gamitan natin ang chalk. Kita nyo, hindi ko dinidikit yung end ng aking cue stick. So, that's almost one chalk away. Ayan, one chalk away. So, pag nilagyan natin ng ghost ball, bakit? Bakit? Kasi iba yung patama. Kasi kung ididikit mo yung cue stick mo, iba siya, ninipis siya. Kaya dapat ganyan yung distansya niya dun sa pagtutok mo ng cue stick. Okay? Okay, ang next aiming method, ang number 4, is yung end ng shaft. Usually, ang tawag dito ay end ng ferrule. So, yung dulo ng iyong shaft, ituturo mo doon sa hit point ng iyong object ball at doon mo siya patatamaan. So, isa ito sa pinakasimple. Kaya lang, may problema to, mahirap to sa mga thin edges or thin cut. Hindi mo kasi kita yung patama ng object ball sa thin cut. So, ito ay sa mga ganitong angulo, simpleng angulo, this works perfectly. Yan. So, isa pa. Yan. Subukan nyo ito. This is effective. Yan. So, yan. Kita mo yung patama nyon. Nasa 45. Tapos, doon mo ituro yung end ng shot mo. Doon mo titirahin. Okay. So, isa pa. So, ito simple na 5 degree angle, end of the shaft. Diretso sa patama. Ayun. So, simple. And the last is, my last example dito is hit 1,000 balls aiming. So, ano to? Ito siguro magkalat ka ng bola, tirahin mo siya, practice ka na mag-shoot. So, ang kasabihan nga na matatanda sa bilyar, ma-practice ka ng practice, maghulog ka ng 1,000 bola. So, sigurado, yung muscle memory mo, magagamay mo, isang tingin mo lang, hindi mo na kinakailangan ng aiming method, madali na magpahulog ng bola. It makes sense. So, kasi yung muscle memory, which is the number 6, is the number 1 aiming system. Ito, example to. So, wala akong gagamitin yung aiming system dito. So, pag madalas ang practice mo, halimbawa, lagi ka naglalaro, shoot, katipektus, isipin mo na agad, alam mo na agad sa isang tingin pa lang. So, I think that is the best method na dito sa lahat ng aiming system kahit makita nyo sa YouTube. Hit 1,000 balls. Ang tawag ng iba dito, hit 1,000,000 balls. So, laro ka lang, practice ka lang, at mag-shoot na ng bola o magbibigay sa inyo ng alignment system is yung utak mo. Yung utak mo, yung stroke mo, it goes side by side or works heart in harmony. So, muscle memory. So, I'm not saying na one method is superior than the other. Lahat po yan ay gumagana. Lahat po yan ay effective and efficient. Yun nga lang po, halimbawa, doon kayo sa last ball, money ball. Tapos, mag-iisip pa kayo kung anong aiming system, kung anong degree, anong angulo yun. Parang it's very impractical o hindi siya practical gamitin sa ganung mga sitwasyon. So, mas maganda mag-practice kayo na mag-practice para isang tingin nyo lang. Ang tawag nga po doon is muscle memory. Ay hindi na kayo magdadalawang isip o hindi na kayo kakabahan o hindi na kayo magda-doubt sa tira nyo kasi yung kamay nyo, yung stroke nyo at yung mata nyo ay working harmoniously doon sa tirang gagawin nyo, doon sa titirahin yung bola. Okay? Okay, pool friends, sana po ay marami tayong natutunan o may natutunan kayo sa episode na ito. Please don't forget to subscribe, share and like this video or comment below kung meron kayong gustong sabihin para ma-improve ko lahat ng aking mga susunod na videos. So, thank you so much for watching. Thank you for supporting my channel. So, hanggang sa muli po. Thank you so much.